Good morning sa ating lahat, mga kaibigan. Itong araw na to ay talagang maganda po ang sinag ng araw, mga kaibigan. Pero malamig, parang malamig na malamig. Nagtaka ako, mga kaibigan, na pagdating ng December ay malamig man, pero pagdating ng January ay mas lalong lumamig yung panahon. Bakit ganyan, no? Siguro baka ganun lang talaga. Shout out tayo kay Sabungski Rock Breeder, Rain Butinting, Bong Riban Mabun, Cagayan po, si Renato Mio Pring, at saka si Melchor Timbal, si Boss Pax Manok Nicolas, Aloysio Salcolar Sano, GMDG Lag. Morning sa ating lahat po. Mga kaibigan, itong kahapon ay topic natin yung kasagsaga ng kasikatan ng limon. Kasi may nag-comment doon, mga kaibigan, na bakit daw sinabi ko na nawala daw sa ire yung limon, na samantalang nandyan naman sa sinabi ko daw na nandyan pa rin daw sa bakulod, kasi pag hindi ka daw lagalaga ng limon ay hindi ka na bilang isang breeder sa bakulod po. Ay, ang sinasabi ko lang doon, mga kaibigan, na itong limon, napakatunog ng pangalan dati. Hanggang ngayon naman, pero talagang nasapawan sila sa sweeter ba, mga kaibigan. Ayun lang naman ang natin dyan. Pero ang limon naman, hindi naman talaga mawala yan. Legend yan eh, kumbaga kung sa ano pa. Pero talagang nasapawan sila sa mga sweeters ng 90s po. Pero ngayon, talagang sweeter pa rin ang pero ang limon naman ay nandyan lang yan. Nandyan lang, palagi naman yung talagang sikat din yung limon. Pero talaga yung sinasabi ko na yung sweeters talaga na may alpag sa rentis hanggang ngayon po. Kasi talagang dinidevelop ng iba't ibang breeder na po. Ayun lang naman, ang limon ay magaling, magandang manok, at saka napakaganda ang away nila, ang style ng away po. Yun lang, kaibigan, ang ngayon naman ay pag-usapan natin ay yung tinatawag nila na lugon na manok, na pwede ba nating ilaban. Ayun mga ganyan, mga kaibigan, kung lugon na manok talaga ay talagang hindi pwede ilaban yun, lugon eh. Masakit yung katawan nun, pero lalo na tayo, mga Pilipino, ay talagang nakaugalian natin yan na pag lalo na pag nipira tayo, ay gusto nating maglaban, wala tayong ibang malapat kundi yung naglugo na manok. Pero yung naglugo na manok, mga kaibigan, ay mahanapan din natin ng remedyo lang. Yan. Kasi ito namang lugo na manok, kung naglugo siya, meron namang naglugo na dito lang sa pulok or dito lang sa buntot, kulang lang sa tubo pa, pero patubo pa. Ang the best yung gawin dyan, mga kaibigan, kung maglaban ka man ng manok na lugo, ay piliin nyo yung walang patubo or kumplito na ang likuran niya po sa likuran. Kasi mga kaibigan, pag patubo pa yung sa likuran, masakit yun eh. Hawakan yun ng kuyme. Pag kuyme hawakan, baka mabutan sa basahan. Talagang hindi yung survive ng manok mo, kasi masaktan eh. Sa likuran eh. Talagang hawakan ng kuyme yan. medyo alanganin tayo doon. Pero kung ang manok nyo ay naglugon lang sa dito sa may liig po, kung sa pakpak naman, mga kaibigan, at medyo alanganin tayo dyan, kasi parang medyo kulang sa sa hangin, medyo alanganin sila sa timbang nila, paglipan nila, pero pwede pa rin yun basta may mga patubo alam na. Kasi ito kasing lugo na manok, talagang hindi ako ilaban, kasi pero tayo naman, ako naman ay naka-experience ng ganyan, at talagang wala tayong ibang at saka magaling naman yung manok, magsupo yung manok natin dyan, mga kaibigan. Pero yung talagang lugon, mga kaibigan, ay talagang medyo alanganin tayo doon. Pero kung talagang gusto natin ilaban po, iwasan lang natin yung patubo doon sa likuran. At saka ito namang sa buntot, mga kaibigan, kung medyo may patubo na hindi siya kompleto talaga, pero tumutubo na, hindi lang sa fully grown na yung niya sa balahibo sa likod, pero may mga patubong ganyan, makatimbang na rin yun, mga kaibigan.
marunong na rin yung magano. Kaya tingnan nyo lang, tingnan nyo lang yung manok nyo, huwag nang isabong, kasi kung isabong nyo naman, yung mga pakpak na patubo yung baka magdubo naman yung makaibigan, kawawa yung manok doon. Pero kung maglaban talaga tayo, eh, remedyohan natin ang, di naman na remedyo kung may gawin tayo sa manok, sa atin lang na iwasan natin yung may patubo sa likuran po. Kasi yun ang anuhan ng kuyme, yun ang hawakan ng kuyme, masaktan yung manok natin dyan. Alam nyo na mga kaibigan na ito talagang maglungon, maglugon ng ating mga manok po. Ay siguro sa experience ko ay talagang masakit yung makatawa nila po, kasi biruan nyo yung mga manok na hindi ho man-hater. Pag maglugon silang kibayan, kung hawakan mo, talagang papaluin ka. Yung, di ba? Pero pag nagkumpleto na, hindi na naman sila ano, medyo mainit ang ulo po, kasi pag hinawakan mo yung katawan doon mga kaibigan, patubo pa yung mga balahibo, masaktan yun. Kaya ang advice ko sa mga ganyan mga kaibigan, kung sa sinasabi ko na tayo namang mga Pilipino, kung may pira talaga tayo, mahilig tayo sa sabong, eh mapasubo yung manok natin kahit na naglugon po. Kaya kung maglaban talaga tayo, iwasan na lang natin yung naglugo na patubo yung mga balahibo pa sa likuran ng manok. Kasi doon talaga ang pinakaano na ano mga kaibigan, hawakan yun sa kuyme, lalo na pag ano po, sa basahan na, ako, talagang hindi yung mag-survive yung manok mo dyan, kasi may mga sugat pa, tapos hawakan pa yung sa likuran na medyo may mga patubo pang balahibo, saktan sila doon kaibigan, baka mag-retire yung manok mo doon. Yun lang, at saka kung ang manok naman, kung ang lugo niya ay sa buntot, okay lang yun. Sa pakpak, yung patubo na, pwede yun. Yung medyo may tubo na, yung ganun. Pero kung hindi tumutubo mga kaibigan, hilang talaga, hindi pwede yun. Kasi paano sila sa panimbang din nila dyan mga kaibigan, at sa lakas nila po. Kasi doon sila kumukuha sa pakpak ng lakas mga kaibigan eh, at saka pagpalo. Doon kasi nagkuha din ng timbang at saka lakas yung manok. Minsan nga, yun ang panangga nila eh. Diba, nakita niyo mga kaibigan, pag dito matabtab yung mga balahibo ng pakpak nila, yung mga bagwis nila, maano po, ma-slice. Kasi yun ang ginawa nilang ano eh, pangharang sa ano eh, yung sa tari. Kaya yun ang napaka-importante din. Pero kung nakita niyo yung pakpak, kaibigan, na medyo may tubo na po, tubo na, medyo may patubo na, magagamit na yun mga kaibigan. Pero ano na lang, sugal na lang sa medyo paano yung mga pakpak doon, madamit sila ngayon, kasi paluan ang paluan, ay paano yung sa lupa, ito lang, madugo rin yun. Kaya itong maglugo ng tanong eh, pwede bang maglaban ng lugo naman? Pwede po. Pero piliin nyo lang yung walang nakumplito na yung salikuran banda para paghawak ng kuhibi mga kaibigan na hindi po masaktan yung manok natin po. Yun na po. At saka alam naman natin, lalo na sa mga barangay pista, yung mga may mga laban dyan sa mga gilid-gilid, dyan talaga mabunot yung manok natin mga kaibigan na medyo naglugon pa. Eh, kasi minsan naman, pag may mga ganyan, inuman. Doon yun talagang isang ano mga kaibigan na makuha mo yung manok, lalo na pag nakainom na. Ako mga kaibigan, medyo markabahala na po. Ay, kasi gusto din natin, hilig natin. Medyo kainom-inom na, may good joke sa'yo. At talaga makuha mo yung naglugon ng manok, mga kaibigan. Ito yan. Lalo na sa mga, yung tawag dito mga kaibigan, ay ano po, yung tukis. Dito sa Visayas po, tukis. Pero doon sa Mindanao mga kaibigan, tawag dyan ay parian po. Yung parian, mga panahuna ng mga pista, may mga labanan dyan mga kaibigan. So, mga gilid-gilid lang. Lalo na nag-inom-inuman kayo sa mga kaibigan nyo, dinisipan yung ilaban, ayun talaga, makuha yung ano nyo, yung mga naglugon dyan. Ako, sigurado dyan, basta isipin nyo na lang o anuhan nyo na hindi talaga yung may ano sa likuran po, yung may lugon na yung patubo sa likuran. Kasi talagang namiligro yung manok nyo dyan, kaibigan, yung bisis ko nang ginagawa yan, na paglaban ng lugo ng manok. Pero mayroon namang manalo. Kasi kung
paluan, may patubo sa likuran, patay yung kalaban. Pag ganun, medyo may matabla pa nga dyan, kaibigan, kasi pag hawak sa likuran, kumagakak yung manok eh, masaktan. Kaya kung pwede iwasan, iwasan natin yun. Pero ang kantin natin ngayon, kaibigan, ay pwede bang ilaban? Ay pwede po. Kahit wala pang balihibo, kasi ano eh, talagang ganun eh. Ganun talaga ang ano, kaibigan, na tayo mga Pilipino, gusto hilig natin yung mga katuwaan lang. Pero sa akin, kaibigan, kung ang manok mo ay medyo may presyo po, wag po. Kasi sayang naman. Okay lang yung mga mistisuhin, mga kaibigan, yung mga bisayang manok, pwede yun. Kahit pustahan mo lang ng medyo maliit-liit lang po, yun, pwede. Pero pag ang manok mo ay medyo may halaga, ako, nakakaano, mga kaibigan, pag lalo na pag wala ng alkohol, kinabukasan ang Uber na, patay tayo dyan, mga kaibigan. Kaya, yun lang, dito lang tayo, mga kaibigan. Ito'y usapang magmamanok lang. Good morning sa ating lahat po.